Iba't ibang mukha ng buhay, ngunit pare-parehong may problema. Maaaring isa kayo na tulad nila. Naghahanap ng mapagtatanungan, ngunit walang malapitan. Ngayon, meron na. Ask El Ciudad. Takyun! Pinagsama-sama namin ang iba't ibang tanong at mga patutuo o testimonies na kapupulutan ninyo ng aral at halimbawa sa pagharap sa hamon ng buhay. Kaya maupo lang kayo diyan at kami magsisimula na. August 10, year 2004, sa ating Ask El Ciudad program Tuesday edition na ginanap sa Ambel Business Park, Paranaque City. Isang kasister nating buhat pa sa San Andres Bukid, Metro Manila, ang lumapit upang magtanong. Hindi material o kaya pisikal ang kanyang suliranin, kundi ito ay may kinalaman sa kanyang spiritual life. Natatakot daw siyang mamatay at maraming nagagalit sa kanya. Kaya upang maunawaan natin ang ugat ng hinaing niyang ito, pakinggan na natin si Sister Jocelyn. Magandang gabi, Brother Mike. Una-una, nais ko may balik ang lahat ng papuri at pasasalamat sa ating buhay at makapangyarihang Yahweh El Shaddai sa pagkakataon na ito at ganun din sa iyo, Brother Mike. Nais kong itanong sa iyo, Brother Mike, na since 1990, tinawag ako ni Yahweh Shaddai sa gawain na ito at nasaksihan ko ang kanyang mga himala, tanda at kababalaghan na ginawa niya sa buhay ko, ganun din kung paano niya kayo ginamit mightily and boldly. Kaya lang, Brother Mike, lately, naka-experience ako ng spiritual harassment. Brother Mike, ayaw kong mamatay na maraming taong nagagalit sa akin at ganun din ako sa kanila. Nais kong makalaya sa ganitong kalagayan at sana kung paano ako makalaya. Bakit nagagalit sa iyo? Alam mo kanina eh. Alam sa buhay, tama-tama itong ating aral ngayon eh. Ang aral natin ngayon is yung spiritual climbing, ha? Pag-akit ng ating spiritual na pamumuhay, no? Along the way, tulad ng pag-akit sa isang bundok, ha? Kami kasi pag Sabado, kasama mga disciples na jutut sa akin, doon sa Tagaytay, doon kami nagjajaging pababa, mabilis. Pero pagbabalik na namin, mayroong mga bumabagsak, hindi makahabol sa akin eh. Iba na kasi yung paakyat eh. Pag paakyat tayo, may humihila pababa yung pull of gravity na tinatawag. Kasi yung eroplanong yan eh, may humihila dyan ang pull of gravity. Kaya nakakalipad ang eroplano sapagkat yung pwersa niya pataas, natatalo yung pull ng gravity. Now, in this spiritual life, ganyan din yan eh. Maraming pahatak sa atin. Kaya kailangan, para tayo hindi nahahatak noon, hindi natin pinapansin yung hatak. Kaya may sinasabi rin yung focus. No? Our center ng ating attraction, hindi yung paligid, pati ng ating emosyon. Si Kristo lang ating sentro eh. Sabi sa Hebrews 12:3, consider Him. Isip-isipin natin siya kung paano ang kanyang tiniis na paghihirap dahil sa ginawa ng mga taong makasalanan sa kanya. Kasi makasalan ang paligid natin eh. Now, kung tayo naapektuhan ng mga sinasabi, bulong-bulungan o ginagawa ng ibang tao, in other words, yung ating spiritual life, hindi makaangat. Kailangan may angat natin yun.
Kasi pag naiangat na natin yun, hindi tayo kayang hilahin pababa eh. Kasi hindi ka na maaabot. Titingalaan na lang sila. Kaya nang ang Panginoon Kristo inakit sa langit, yung mga alaga nakatingalaan na lang eh. Kita nila, pakita na sa taas eh. Now, so, pangkaraniwan yan. Okay. But then, tingnan din natin yung ating sarili. Sapagkat, pag malinis ang ating konsensya, nabigay ko naman sa inyo example nung kami pumunta sa isang party ng ni Sister Belen. Ah, hindi siya gaanong kakilala. So, naupo siya doon sa isang misa na may mga nakaupo na ako wala pa. Nung ako'y dumating, binagsalita yung kanyang katabi. Sabi niya, yan na. Sabi niya, yan na yung Mike Bilardi ng Ilseday. Naku, alam niyo. Sabi niya, yung aking katulong, nag-iikap po dyan. Aywan ko kung saan dinadala yung pira ng mga taong yan. Sabi niya, hinahakotan niya ng taong yun lahat na pira dyan sa mga taong may hirap. Ang katabi niya, yung misis ko, sabi niya, naku, gusto ko niyan sakalin, pero hindi lang niya kumikibo. Si Bisa Pakani, katabi naman niya, hindi rin kumikibo. Hinayaan lang niya magsasalita. Pero it's because malinis ang kanyang konsensya. Sabi ng Panginoon, ako lang ang nakakaalam ng kalooban ng bawat tao at isipan ng bawat tao. Ang mahalaga ay kilala mo ang sarili mo at kilala mo ako. Hindi mahalaga kung ano ang sasabihin ng ibang tao. Amen. Kaya sabi sa Timothy, sabi ni San Pablo kay Timoteo, ha, keep a good conscience all the time. That is your power. Panatilihin natin ang malinis na budhi o konsensya. Iyan ang ating, kumbaga sa eroplano, iyan ang ating puwersa, pakyat. Maski anong sabihin ng ating paligid, basta malinis ating konsensya, tutulungan tayo ng Panginoon na makaahon. Amen. Ngayon, kung nakokonsensya ka, in other words, somehow, mayroon diferensya. Ikaw lang kakalam noon. Then, may process of reconciliation doon sa Matthew 18. Kung mayroon daw problema sa isang kapatid, lapitan mo siya, mag-usap kayong dalawa para magkalinawang kayo. Pag hindi kinakaintindihan, sumama ka pa ng isa para tatlo na kayo na witness. Pag hindi pa kinakaintindihan, dalhin nyo sa nakatataas sa iglesia. For example, sa atin, dalhin nyo sa akin. Ha? Ako ang titingin ng bawat side. Sa isang komunidad na kaganito, asa dito sa buhay pananampalataya, hinahalin tulad tayo ng Biblia sa isang katawan. Mayroon mata, may tenga, may ilong, may bibig, may balikat, may kamay, may paa, may bituka, at may isang bahagi dyan na tinatago ng tao. Ha? Hindi nila dinidisplay yun. So isang araw, nag-usap-usap yung buong bahaging katawan, nagyayabangan sa isa't siya, sabi binang mata akong mahalaga kasi kung wala sa akin, di ko makikita yung kayamanan na yan. Sabi naman yung bibig, di ako anyang mahalaga kasi kung wala sa akin, patay na kayo, magugutom tayo kung di ko kakain. Sabi naman ang tiyan, ako ang mahalaga kasi kung di ko sasaluhin ng pagkain, wala kayong, di kayo, walang mangyayari sa ating katawan. So kanya-kanyang yabangan na. Biglang sabi nung puwit, ganyan. Ako anyang mahalaga. Sabi, nagkuros na lahat. Sabi niya, oy, magtahimik ka dyan. Ha? Kaya ka namin tinatago at wala kang halaga, nakakahiya ka dyan. Wala kang kwenta. So sabi ng pit, walang kwenta. So nagsara ngayon. Ayaw magbukas. Dalawang linggo na. Sumasakit na yung ulo, nalumuluhan ng mata, nabibingi na, nasusuka na, bakit punong-puno na yung tiyan? Hindi kayo mailabas. So nagpulong-pulong uli sila, buong katawan, bahagi. Sabi niya, sa ano bang diferensya? Anong nakain natin? Ba't nalalason? Sabi ng bituka, talagang lason na tayo sapagkat sarado doon sa pit, walang lalabasan ng basura. Ayan. So ngayon, na-discover nila, mahalaga pala yung pit. Kaya pinakausapan nila, sabi ng pit, sabi ng mga, sige na, mahalaga ka, nakabahagi ka namin. Sabi ng pwet, talaga? Yan. Oo, anya. So sabi ng pwet, okay. Kaya nakahinga sila lahat.
pinag-usap-usapan. So ano man problema, pag-usap-usapan natin. Para nakikilala natin kung saan yung diferensya, para yun atin bigyan solusyon. Kasi pag dinadala natin yan, sisikip ang ating dibdib, ano, ang demonyo naman, lalong dinadagdagan yan. Sinusulusulan, kita mo, hindi ka na kailangan dyan. Kita mo, ganito yan. Dini-discourage. So, when discouragement comes, you can be sure that is not of God. That's from the evil one. The Spirit of God always encourages. Nagbibigay sa atin ng encouragement. Kaya pati sa maglilingkod, ingatan natin, kaakala natin ang pinaglilingkuran natin ng Panginoon. No? Yung pala, yung kabilang Panginoon natin pinaglilingkuran. So, by the fruits you shall know them. Ang aking batayan dyan, easily, ang itong aking batayan sa mga naglilingkod. No? Kahit sa mga naghahayag ng salita ng Diyos. John 10:10. Juan, yes, yes. Sabi doon sa Juan, yes, yes. Ang diablo ay naparito upang magnakaw. Pumatay, manira, magwasak. So gawain ng diablo yung nangwawasak, gawain ng diablo yung naninira, ha? Gawain ng diablo yung intention pumatay. Pero sabi ni Kristo, ako ay naparito para magbigay buhay. Isang buhay na ganap at kasiyasya. Amen. Amen. At saka, Brother Mike, sa pagkakataon na ito, nais kong may parating ito sa iyo at saka sa mga kapatiran. Dahil noon, sa pangyayaring ito, na nag-suffer ako spiritually, physically, at saka mentally, na naisip po tuloy na baka kayo ang klase ng leader bilang member sa gawain na ito, naisip ko na kayo ay nahihirapan magpatawad sa isang member na katulad ko, kaya ay napaparusa. Walang parusa dito eh. Pag kayo itinutuwid, sabi sa Biblia, ginagawa ng Diyos yun eh. Yung tunay na ama, tinutuwid yung anak. Sa pagtutuwid, kasi pag baluktod na tayo, pag tinutuwid, nasasaktan tayo. Akala natin parusa yun. Hindi, pagtutuwid yun eh. Marami ito kasing itinutuwid ko na nawawala sapat ayaw silang patuwid eh. Ako, wala akong tinatanong sa manloob kahit kanino eh. In fact noon, for that matter, madalas pagdating ng birthday ko, nagbibigay ko ng amnesty daw sa mga nasuspend na nahihiwalay, pinababalik ko. Kaya lang, along the way, after many years, nakikita ko, nagiging sanhi ako ng kanilang pagiging matigas, paglayo sa katotohanan. Kasi, tanongin yung aking apat na anak, ako kasi disiplinaryan ako eh. Pag mali, mali talaga. Kailangan ituwid yun. Yung antiperensya, hindi sila nagtatanong bakit. Pangalawa, ganito yun eh. Dito lahat ay dispensable sa atin. Pag nakikita ko isang taong nakatali na sa posisyon, tatanggalin ko sa posisyon. Bakit? Magpapahamak ang posisyon sa kanya eh. Iyan ang kadalasan, pag nabigyan ng posisyon, pag tinanggal mo sa posisyon, nawawala na sila. Bakit natalay sa posisyon? Eh, hindi naman ganun ang tawagin tayo ng Panginoon eh. Hindi posisyon o tungkulin ang ating nilapit dito. Yung motibo ng tao, nakikita ng Diyos yun. Hindi ako nakakakita noon. Kasi yung totoong tinawag ng Panginoon na maglingkod, bantulot pa nga yun na sumunod eh. Natanggapin yung tungkulin eh. Ito lang sa akin, kung may kukuha ng tungkulin ko, matutuwa ko ibibigay, patal ko yung inaalok ito eh. Sa ano eh. So, yung kaligtasan ng tao, mas mahalaga yung kaysa tungkulin. No? Kaya, pag nakikita ko ng medyo hindi nila napupunan, kundi kapahamakan na napupuntahan, gumagawa ko ng paraan na maituwid yun. Okay. Ngayon, sa pagtutuwid, siyempre may masasaktan. Kailangan inaalam yun. Sasabihin, kung imbub ka doon, bakit may kasalanan ho ba ko? Ang tanong ko, anong kasalanan mo? Matagal lang dyan, the purpose na yun ang pinaikot ko na ngayon para lahat ay mapagbigyan na makapaglingkod. At yung iba naman ay mapagbigyan, makapagpahinga naman at makapag-atin sila ng maluwag. Kasi nangyayari kapag may tungkulin na,
nawawala na yung attention doon sa sa salita ng Diyos, sa pananambahan. Kasi may tungkol si ni Asikaso. Kadalasan, itong aking nalulungkot, yun lang yung ordinary attendee lang tumatatag sa pananampalataya. Yung mga lingkod, naglilingkod, bumabagsak sa pananampalataya. Yan. Kaya ayaw ko magkaganon, kaya along the way, tinitingnan ko kung anong nangyayari na kailangan magawa ng paraan para magising at mailagay sa bagong sitwasyon ang kanilang kalalagayan. Brother Mike, ilang attempt na akong nag-try na umalis sa gawain na ito, pero nakita ko ang katapatan ni Yahweh Shaddai sa akin, sa pagtawag niya sa akin. Kaya kahit naman mag-isa ako ngayon sa buhay kasama aking mga anak, kasama ko si Yahweh Shaddai, siyang aking tanging sandigan. At sa pagkakataon ito, Brother Mike, nais kong humingi ng kapatawaran sa iyo at saka sa mga kapatiran at sa gawain na ito, na kung ano man ang nagawa kong pagkakasala, ay nais ko ihingi. Ano ba kasalanan mo? Brother Mike, sa dami ng taon, ilang taon ako naglilingko dito bilang volunteer worker at saka bilang missionary, marami akong pagkakataon na nasasagasaan maging pari na hindi ko alam na mayroon pala akong nagawang pagkakasala. Ganun pa man, nais kong maging malinis ang aking kaluluwa bago man lang dumating ang mga takdang panahon dahil lahat naman tayo ay mamamatay. So, kaya na nga yun ang ganito eh, para huwag kayong dadali ng konsensya, kasi konsensya yan eh. Kaya sinasabi, kung pag malinis ang konsensya mo, wala kang dapat talalahanin. Pag ginugulo ka ng konsensya mo, someone, may alinlangan ka, may duda ka sa iba, na ganun ang tingin sa'yo. Diba? Ganun yun eh. So kailangan yan lilinawin yun eh. Kasi sometimes we impose upon ourselves things that do not really exist. Eh. For example, iniisip mo baka may nagawa kang masama. Eh, ikaw naman kakalam, wala kang maginaw masama eh. Iniisip mo baka galit si Brother Mike sa akin o baka galit si ganun. Eh, ako sanabi ko sa inyo. Hindi ko nagtatamin. Ako magagalit, pero in 3 minutes maniwala kayo. Tapos ang galit ko. Praise the Lord. Hallelujah. Sapagkat ipaparamdam ko yung galit ko sa intention na iyon ay ituwid. See? May mga tao kasing pag binagalitan, lumalayo. Ah, mali yun eh. Bibigyan ko siya isang example na ako'y bata. Kasi ito yung natutuwan ko na ako'y bata pa. Ang tatay namin, Kastila. May dugong Kastila. Estrikto yun. Sa ano? Yun, ang ginagamit ng kunhili sinturon, yantok. Pamalo talaga. Ha? May latay talaga ang puwet mo. Sa puwet na mamalo yun, okay, sa binti. Pag ikaw ay tumakbo, tsaka abutin ka. Ahabulin ka niya, tatamaan ka ng hagupit niya. Yan ang ginagawa ng mga kapatid ko. Ni brother at ni brother ko, pinatamaan talaga sila. Pagtakbo nila. Ako iba, pag galit na ang tatay ko sa akin, tatakbo ko sa kanya, yakapin ko siya. Pag ako nakayakap sa kanya, hindi na ako mapalo. Kundi yayakapin din niya. Paano ko papaluin? Nakayakap ko sa kanya. Iyan ang tao, lumalayo sa Diyos, kaya lalong nabibigatan. Pag tayo nagkasala, lumapit tayo sa Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Yumakap tayo sa Panginoon. Okay? Kaya mararamdaman natin doon yung yakap ng Panginoon, yung galit pala niya, bunga ng pagmamahal niya. Amen. Praise the Lord. Amen. Oh, sige. Ayan, lahat nakikinig ngayon na medyo umalis din sa gawain dahil nagtampo, dahil napalitan sa pwesto o ganito. Panahon na para isip-isipin niya, kasi pag kanya ng attitude, nangangalugan na nasa sarili kayo. Hindi pa kayo namatay sa sarili. Ang naglilingkod sa Panginoon, sabi ni Kristo, para kayo maging tunay na alagad ko, mamatay mo na kayo sarili nyo. Limutin nyo ang sarili nyo. Di ba noong karaang Martes, yun na pinag-usapan natin dito tungkol sa sarili. Yung problema, malaking problema, yung makasarili. Ang hindi na, tayo ay nabubuhay na para kay Kristo, hindi na para sa atin. Kaya tayo ngayon ay dumaraan sa iba't ibang usap-usapan ng tao, iba-ibang isip. Sa akin na lang, maniwala kayo eh. Hindi naman lahat na pumuputan dito, naniniwala sa aking gwapo ako, no?
Hindi na niwala. Iba paniwala. Pupunta ka dito, gususu lang yan. Pagkatapos, bubulong sa katabi, oh, naniwala na kayo. Ako, niloloko kayo yan. Pero, bakit? Mababawasan ba ako doon? Hindi ko na problema yun. Pag-uwi nila, problema nila yun. Ha? Ay, kung dasalin ko, sabi ko, Lord, yung lahat na nagbulong-bulong doon laban sa akin, pwede ba, bigyan mo ng boni. Pero hindi ko ginagawa yun. Matapos na makinig tayo at matuto sa pagtatanong ng isang kapatid, ngayon naman dadako na tayo sa ating butil ng nitong aral. Itabi muna natin kung ano man ang ating pinagkakaabalahan at ilaan natin ang nalalabi pang sandali ng programang ito sa pakikinig at pagninilay. Ito po ang bahagi ng salita ng Diyos na para naman sa bawat isa sa atin. Narito at pakinggan natin ang bahagi ng healing message buhat sa minamahal nating servant leader, Brother Mike C. Velarde. Praise God. Sabi ng Panginoon sa talatang 15, kabanatang 12 ng Lucas, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. Gusto niyong yumaman? Sinong gustong yumaman ng malaki? O bakit ayaw niyo na ngayon? Kanina gusto niyo. Huwag kayong pabago-bago ng isip sapagkat sabi ng Panginoon, huwag tatanggap. Asang tatanggap ang pabago-bago ng isip? Gusto niyong pagdating ng Pasko, mayayaman tayo lahat? Hallelujah. Praise God. Okay, tas ang kamay na gustong yumaman? Makinig kayo. Alam niyo, dalawang uring kayamanan ang dumarating sa buhay ng tao. Gusto niyo malaman? Okay, isang kayamanan na nagbibigay ng sama ng loob at isang kayamanan na nagbibigay sigla ng kalooban. Ali ang gusto niyo, yung kayamanan na nagbibigay sama ng loob o yung kayamanan na nagbibigay ng lakas ng kalooban? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Alam niyo, hindi ho masama ang maging mayaman, ha? Kasi maraming taong natatakot, maraming mayaman natatakot lumapit sa Diyos, baka sila kuna ng kayamanan. No, hindi. Huwag ho kayong matatakot kayong mga nakikinig sa television. Kayo kasi dyan, panood kayo ng panood, kayo natatamaan kayo eh. O sige, may babahay ko sa inyo. Alam nyo, alam kong marami nakikiusapit sa akin na huwag ililipat sa mas maaga yung oras ng gabi. Kasi kung dumating sila, ay gabi na nga kasi nagpapayaman pa eh. Mayayaman na, nagpapayaman pa. Nag-iisip pa sila at marami pa silang appointment. Kagaya ko nung una hanggang hating gabi, may appointment ako eh. Ha? Ang sabi nung iba, ang dahilan sa asawa, overtime daw. May problema ang negosyo, kaya hinahating gabi. Eh, yan ang sabi mo kanina, nang kumakain kayo, di ba? May problema ang negosyo, kaya hinahating gabi. Hindi, wag kang mag-alala. Tuturuan kita kung paano yumaman na hindi nagkakaproblema. Gusto nyo? Ayan. Okay. Sabi ng Panginoon sa John 15:7 na binahagi ko na sa inyo, sabi niya, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be given you. Kung mananatili daw tayo sa Panginoong Jesucristo at ang salita at aral niya mananatili sa atin, anumang ating wish o hangarin at hingin natin sa Kanya, ibibigay niya. So if you would wish to possess a hen that lays a golden egg, ibibigay sa inyo yun. Gusto nyo? Okay, sinong gusto na pagpalain ng Panginoon? Paraanin nyo yan kung ano yung naghahanap buhay na yan. Para panalangin. Bawat dumadaan na sasakyan, ilihan sa inyo para yung mga nakasakay dyan, pagpalain ni Yahweh El Shaddai.
Amen. At babalik sa atin yung mga iyan. Hallelujah. Purihin natin Panginoon. Now, okay. Sabi sa aklat ni Joshua 1:8, do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. You see? Kaya kalooban ng Diyos sa tayo ay managana sa buhay at magtagumpay. Sino sa inyong gustong managana talaga ang buhay at gustong magtagumpay? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay. So, ang susi pala doon ay naroroon sa banal na aklat. Sabi niya, meditate on it day and night that you may be careful to do everything written in it. Now, kaninang madaling araw, ako'y humingi ng payo sa Panginoon, paano ko paliliwanag sa inyong salitang meditate, pagninilay. Kasi yan laging, hindi natin maunawa, iba dyan nagme-meditate magdamag. Ha? Iba dyan umaakyat sa bundok. Iba dyan nakapikit pag nagme-meditate. Iba naman nakadapa. May nagsabi naman sa akin, nakatuwa daw siya pag nagme-meditate. Ano? Pero wala daw nangyayari sa kanyang meditation. Ha? Kasi inaantok na siya, nakakatulog. Hallelujah. So, the way to meditate, pala brothers and sisters, is, kung maniniwala ba kayong sabihin ko sa inyo? Now, the way to meditate is to create a vision. Ha? To create a vision of what the Lord has promised. Kung gusto niyong pagnilayan ng isang salita na Diyos, for example, okay, ibigay niyo example, yung John 15:7, sabi niya, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it shall be given unto you. In other words, hindi ka pwede basta mag-wish. May condition doon. Kung mananatili kayo sa akin, sabi ng Panginoon Kristo, at ang salita ko'y manatili sa inyo, humingi kayo ng inyong maibigan o dili kaya mag-isip na kayo ng gusto niyong mangyari sa buhay niyo. At pagkatapos, hingin niyo sa akin at ibibigay daw sa atin. Amen? Ngayon, may nagtanong sa akin, Brother Mike, bakit kung ano-anong pinagagawa mo sa mga taong yan? Nagpagawa ka ng kabayo, nagpagawa ka ng agila, nagpaguhit ka ng kamay. Eh, yun ay bunga ng aking meditation. You see? It's visualization of what am I supposed to do to put the Word of God in action. See? In other words, kailangan magkaroon tayo ng imahinasyon. Alam mo ngayong gabi ang ating aral ay tungkol sa kapangyarihan ng ating imahinasyon. No? Pag-aralan natin kung bakit ang daming problemang dumarating sa ating buhay at ano ang nararapat nating gawin upang ito'y ating mapagtagumpayan. Ngayon, di ba in-announce ko sa inyo na mula nung mga nakaraang Sabado, paghahanda natin sa araw ng Pasko, yung mananatili tuwing Sabado lamang ang tatanggap nito. Sapagkat ang condition ay yung mananatili. Amen? Hindi pwede yung pasulpot-sulpot. Iyan ang ibig sabihin ng pananatili. Kasi may mga taong mananatili, sisipot sa isang gawain, pagkatapos mawawala. Hindi pananatili yun. Iyan ang pasulpot-sulpot. Ay, sorry ako, may tinamaan ng mga... Pero alam mo, kasi ang Panginoon marunong tumawag. Amen? Pababayaan ka lang muna sandali, panunuuring ka, pagkatapos sabihin niya itong batang ito kung saan ka naghahanap. Saan ba kita natagpuan? Saan mo ba ako kinatagpo? Dapat doon ka manatili sapagkat doon kita tuturuan. Amen? At doon mo masusumpungan yung hinahanap mo sa buhay. Amen? Amen. Okay. Makinig ko kayo. If you want to try this power of meditation and vision, and if you want this to come true, because ito'y nangyayari sa gawain ito, ha? Simulan na ito'y ipakita sa akin ng Panginoon, wala pa ho kayo, nakita ko na kayo sa aking pangitain. Alam ko na kung pinakita sa akin Panginoon, kung sino ang tatayo dyan sa inyo at magpapatotoo. Ha? Kasi, ang sabi sa banal na aklat, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo, ha, ay nagiging bagong nilalang.
Amen. Bago. Amen. Nagbabago ang lahat. Kung tayo noon, orong solong. Ngayon, pag nakipagsakit tayo kay Kristo, puro solong. Walang orong. Amen. So I prayed for knowledge about knowing what are the basic cause of our troubles. Ano ang pinagbubuhatan ng ating mga problemang dumarating? Problema sa asawa, problema sa negosyo, problema sa kapitbahay, ha? Problema sa ating pinupuntahan o trabaho natin. Amen? May problema yung walang trabaho, may problema yung may trabaho. May problema yung may pera, may problema rin yung walang pera. Amen? Sino sa inyo ang nagka-problema natas ang kamay? Ayan, purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Oh, pangalawang tanong, sino sa inyo ang may problema ngayon tas ang kamay? Ayan, gusto nyong malunasan yan? Makinig kayo ngayon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay. First, pag ito'y tinandaan nyo, mababawasan ang problema nyo. Magkaroon man kayong problema, hindi masyadong tatagal. At pag ito'y sinunod nyo, hindi lang mababawasan, maiiwasan nyo ang mamroblema sa buhay. Amen? Gusto nyo mangyari yon? Okay. First cause, unang sanhi ng ating kaguluhan at mga problema sa buhay is lack of knowledge. Hosea 4:6 says, my people are destroyed from lack of knowledge. Lack of knowledge of what? So I have searched at least a few things na hindi natin alam. First, lack of knowledge of the built-in powers that are available within us. Kakulangan ng kaalaman ng kapangyarihang binigay na sa atin ng Diyos para tayo mamuhay ng kaaya-aya at kalugod-lugod sa lupang ito. Alam niyo pala, nang tayo'y likha ng Panginoon, binigyan na tayo ng kapangyarihan. Parang kotse, parang sasakyan. Nang gawin yan, ng manufacturer, mayroon ng built-in na kapangyarihan yan. Na kapag sinusian mo, tatakbo ang sasakyan na yan. Amen? So ganyan din tayong tao. Lingid sa inyong kailaman, nasa atin na ang kapangyarihan mamuhay ng maayos o magulo. Now, but it's because of lack of knowledge of that built-in powers, as a result, we use that power to our own disadvantage rather than to our favor. Ginagamit natin ang kapangyarihan na yan sa ating kapahamakan sa halip na sa ating ikabubuti. Tanungin nyo, Brother Mike, ano ang kapangyarihan na yan? Kung ituturo ko sa inyo, gagamitin nyo? Sa tamang gamit? Actually, ginagamit na ng tao ito araw-araw, subalit kadalasan sa kanyang kapahamakan, sa kanyang ikagugulo. Kaya kadalasan, mas marami ang problema kaysa buting dumarating sa atin. Sa totoo lang, na-discover ko for the last 10 years of this ministry, sa lahat ng taong lumalapit sa akin, lahat na problemang dumarating sa tao, gawa ng tao, hindi gawa ng Diyos. Huwag natin sisisihin ng Panginoon sapagkat gumagawa ng problema ang Diyos. Ang Diyos ang ating tagapagligtas. Ang Diyos ang ating tagapag-ayos ng lahat ng ating mga problemang ginagawa sa buhay. Amen? Okay. The first inherent power that is available to us is the power of the tongue. Tanda niyo yon? Ang kapangyarihan ng maliit na dilang yan. Ang dila mong yan, pwede kang pasinsuhin sa buhay, pwede kang papayapain at mamuhay ng maayos o pwede kang ilagay sa kaguluhan. Narinig niyo yon? Sino ang may dila? Tas ang kamay. Ayan. So alam nyo na ang dilang niya may kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng dilang yan ay both ways. Subalit, 99% ginagamit natin ang kapangyarihan yan sa kapahamakan natin. Amen? Okay, makinig kayo. 1 Peter chapter 3 verse 10 says, whoever would love life and see good days must keep his tongue from evil and his lips from deceitful speech. Ang sino man daw na ibig magkaroon ng payapa, kaya-aya at asinsadong pamumuhay, iwasan ang kanyang bibig at dila na magwika ng mga salitang kahalay-halay
o nakasasama sa kanyang buhay. Amen? You see? Sapagkat, without our knowing it, bawat salitang bibitawan natin may kapangyarihan. It can destroy or it can build up. Tingnan nyo na lang yung kapatid natin ng pagtotoo. Nagbagong buhay na nga eh. See? Mula sa NPA, bumalik na sa Panginoon. Alam niyo, sa totoo lang, hindi na ako sa pagyayabang, sa aking paningin ho, wala akong nakikitang masamang tao. Sapagkat iyan ang tingin ng Diyos, walang ginawang masama ang Diyos. Amen? Kaya yung taong mahilig manuri at mahilig maghusga na iyon ay masama, iyon ay si ganito, ang taong yan ay lumalakad sa kadiliman. Bulag yan. Amen? Tatandaan nyo ang sinasabi sa banal na aklat, hindi lahat na tumatawag sa kanya ng Panginoon, Panginoon ay maliligtas at makapapasok kaya ng Diyos, kundi sila lamang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hindi kalooban ng Diyos ng tao gamitin ang kanyang bibig upang manirang puri sa kanyang kapwa. Amen? Saka tatandaan nyo yan. Yung lahat na taong, halimbawa, namintas ka, naging sanhi ka ng pabag-slide ng isang kapwa mo, kapatid, dalawa, doble ang parusa mo. Sabi sa Biblia, ang pinagbuhatan ng pagbabackslide ng kanyang kapatid o pagkasira ng kanyang kapatid, doble ang parusa ng Panginoon. Sapagkat ang tungkulin ng mga anak ng Diyos, ang tunay na binago ng Diyos ay hindi mamula, hindi mang-criticize, kundi tumulong na maituwid yung pamumuhay ng isang tao. Gusto niyong makatulong sa inyong kapwa? Okay, una, maski sa loob ng pamamahay, huwag ho kayong mangangaral o pupuna ng mali na gawa ng iba sa harapan ng ibang tao. Kausapin mo ang kapatid mo na kayong dalawa lang. Kung asawa mo, kayong dalawa lang mag-asawa, walang mga anak, mag-usap kayo. Kung anak mo, yung anak lang na nagkasala, walang iba nakaririnig, yun ang kausapin mo, ituwid mo, at makikinig yun. Sinong tao naman yung makikinig ng pangaral na may nakakarinig ng iba? Di ba magre-rebuild kayo? Tatandaan nyo, kapag yung taong yun, sa halip na kayo makatulong, ay napasama, doble ang parusa nyo. Now, chapter 3 of James, verse 6 says, the tongue also is a fire, a world of evil among the parts of the body. It corrupts the whole person, sets the whole course of his life on fire, and is itself set on fire by hell. You see? Ang bibig natin ang nagdidireksyon ng ating buhay. Amen? Ang dila natin ang nagdidireksyon ng ating buhay. Kung anong uring buhay ang gusto nyo, sabihin nyo lang, mangyayari sa buhay nyo. Niwala kayo? Pag sinabi nyo, ako'y magbabagong buhay na, magugulat ka na lang. Kahit ayaw mo, araw-araw, patungo ka sa pagbabagong buhay. Pag sinabi mong, wala kayong pakialam sa buhay ko, buhay ko ito, akong bahala sa buhay ko. Nako, kapatid, makikita mo talaga ang buhay mo, ikaw lang. Amen? Pero tatandaan nyo, tayo isinilang hindi para sa ating sarili lamang, kundi para sa Diyos at para sa ating kapwa. Purihin natin ang Panginoon, purihin ang Diyos. Okay. Proverbs chapter 12 verse 13 says, an evil man is trapped by his sinful talk, but a righteous man escapes troubles. You see? An evil man is trapped. Yung taong hindi matuwid at laban sa Diyos ay, ano ba yung trapped sa Tagalog? Nahuhulog sa bitag ng kanyang dila. You see? Kaya ang dilang yan, maliit lang, pero nako, ang daming gulong ginagawa sa buhay natin yan. Maniwala ho kayo, andyan sa dulo ng dila niyan ang kasinungalingang nako. Subalit, ang taong nakipag-isa kay Kristo, ang unang ginagawa niya kung gusto niya magkaroon ng buhay na kayayang pangako ni Kristo, ay pipigilin ang dila niyang magsalita ng salitang hindi ayon kay Kristo. Amen? Tingnan niyo, Proverbs 12 verse 14 says, from the fruit of his lips, a man is filled with good things, as surely as the work of his hands rewards him. You see? From the fruit of his lips, a man is filled with good things. Kaya yung lahat na mabuting bagay pala na darating sa ating buhay, sa dila natin ang gagaling. Mabuting kaibigan gusto mo, ingatan mo ang salita mo.
magkakaroon ka ng mabuting kaibigan, mabuting kapitbahay. Gusto mong magkaroon ng masamang kapitbahay? Nako, napakadali. Isang umaga, sigawan mo ang kapitbahay mo. Amen? Pintasan mo yan, may kaaway ka na. Amen? Pero, kung gusto magkaroon ng mabuting kapitbahay, may mabuting ginawa ang kapitbahay, purihin mo. Gusto mong mapabuti ang mga anak mo, may mabuting ginawa ang anak, purihin mo. Ay, hindi eh. Napurin nyo na ba yung anak mo, nagpapakabuti? Hindi, ang hinahanap mo pa rin, yung maling gawa. Oh, ginawa mo na naman yan. Sinasabi ko na nga bang batang ito, walang pag-asang magbago sa buhay. Kaya yung bata hindi na nagbabago sapagkat sabi ng nanay ko, wala akong pag-asang magbago. Bakit ako magbabago? Tapos sasabihin mo, bakit ba nagkaganito itong batang ito? Bakit ba napakatigas ng ulo ng batang ito? Bakit? Anong naririnig ng bata? Umaga tanghali hapon, matigas, matigas, matigas ang ulo. Kaya tumigas ang ulo. Anong naririnig maghapon? Bubo. Oh, hindi nag-aaral ang batang ito. Bubo. Kaya anong sabi ng anak? Ang anak, ba't mag-aaral? Bubo naman ako. Amen? Eh, pero kung medyo nga ang kanyang grade ay 69, nakita mo, sa halip na pagalitan mo, naku anak, 96 ka pala ngayon. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Tapos sabihin ng bata, nanay, nagkamali kaya yata ka mo. Hindi anak, 96 ang tingin ko nito. Sa susunod, di ba 96 na ito? Sabihin ng bata, naku kawawang nanay ko, mag-aaral lang ako. Amen? Kita nyo na? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Glory to God, glory to Christ Jesus. Okay. Another example of the lack of knowledge. Kakulangan sa kalaman kung ano mayroon tayo. So alam nyo na ngayon na mayroon tayong kapangyarihan taglay. Sa may sakit, for example, bakit may mga taong may sakit? Ha? Eh kasi, wala naman sakit. Agad-agad sabi, naku, aray ko. May sakit yata. Naku, cancer na yata ito. Diba? Nakagat lang ng langgam. Naku, tumor na yata ito. Yung kinagat pala na ng langgam. Amen? Kung ano lang sinasabi natin eh. Pag nandiyan yan, sinabi ko na nga ba, mayroon akong cancer. Dok, ano, dok? Sabi ng doktor, ba't mo nahulaan? Amen? Sumang-ayon na lang yung doktor eh. Sa aking katawa mo, sumang-ayon na lang eh. Anong gusto nyo? Magka-cancer? Gusto nyo magkasakit? Gusto nyo magka-alta presyon? O, di wag nyo sasabi, naku, Diyos ko, may alta presyon yata ko ah. Amen? So, nandyan lang. Alam, gusto nyo gumaling? Ayun, simula nga sabihin nyo, wala akong sakit. Sabi ni El Shaddai. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Ang katayang sa Kristo tulad ng napakinggan ninyo. Ngunit bukas naman yun. Palagi kayong makinig. Sapagkat kung may katanungan, may kasagutan. El Shaddai. Takyan! Ang Ask El Shaddai ay buhat sa produksyon ng El Shaddai DWXI Prayer Partners Foundation International. Executive Producer, Brother Mike D. Velarde.